Higit 400 kolehiyo at universidad ang nagpaplanong magtaas ng matrikula sa susunod na pasukan. Kapag inaprubahan ng Commission on Higher Education, 5,000 hanggang 10,000 piso ang inaasahang madadagdag sa matrikula kada semestre. Nakatutok si JP Soriano. Namumroblema ang incoming freshman na si Marinela. Kasama raw kasi sa mga magtataas ng tuition ng kolehiyong papasukan niya sakaling maaprubahan ang petisyon nito sa Commission on Higher Education o CHED. Aabot daw sa mahigit 30,000 piso ang tuition sa isang semestre. Mahirap daw, lalo't nawala ng trabaho ang ama niyang OFW. Sana po gawa nila ng paraan para sa iba rin po kasi hindi makapag-aral kasi yun nga po, financial problems. Sa halos 2,000 kolehiyo at universidad sa bansa, mahigit 400 ang nagsumite ng petisyon sa CHED para sa tuition increase. 5-10% ang hirit na dagdag tuition, di pa kasama ang miscellaneous fee na nais din nilang taasan. Wala pang inaaprubahan ng CHED dahil kailangan pang dumaan ito sa konsultasyon. Pero malaki raw ang posibilidad na marami sa mga nagpetisyon ang maaprubahan bago matapos ang buwan. We have to assume a certain reasonableness in the request. We have to have a very strong basis. So what we're trying to do, we use a lot of moral suasion. And so essentially, I would advise schools, given the current atmosphere, this is really not the time to increase tuition. Umalma naman ang National Union of Students of the Philippines o NUSP sa panibagong tuition hike. Sa kwenta nila, maaari raw umabot sa 5,000 hanggang 10,000 piso ang dagdag kada semestre kapag naaprubahan ang tuition hike petisyon. Kung sa ngayon, napakarami nating datos na nagsasabing na mataas yung out-of-school youth rate dito sa bansa, ina-expect natin magti-triple o magka-quadruple pa ang bilang nito kung patuloy na itataas yung matrikula. Ayon naman sa COCOPEA na samahan ng iba't ibang pribadong paaralan sa Pilipinas, kailangan ng mga eskwelahan ng increase para matustusan ang ilang pangangailangan gaya ng sweldo sa mga guro at pagsabay sa nagbabagong teknolohiya at pasilidad. Now whatever is collected, no, in the form of tuition increase has to be distributed, no? 70% goes to salaries of employees, no? 20% to facilities. And if ever, kung may 10% na hindi magagamit, yun lang ang babalik as return of investment. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.